ng kagunting. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-convert sa 220 ang mga 110 nyong clipper. So, ito ang i-convert natin, mga kagunting. Brand new pa siya. Gusto ng kliyente natin ay mag-get 220 para direct na niyang magamit sa kanyang outlet at di naman kailangan ng transformer. Kung bago po kayo sa akin channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ang una natin gagawin, mga kagunting, kalasin natin ang tornilyo gamit ang Phillips screwdriver. So yan, mga kagunting, nakalas na natin. Tatanggalin natin ngayon ang terminal. Yan, mga kagunting. At gagamitin natin ng Phillips screwdriver na malaki para sa kanyang armature, mga kagunting. So yan, mga kagunting. Ito ang tinatawag na armature. Ito ang ating i-rewind, mga kagunting. Tatanggalin natin ang bakal mula sa kanyang pole gamit ang martilyo at flat screwdriver. Dahan-dahan lang, mga kagunting. Ipunin natin ang mga bakal, mga kagunting, para maiwasan natin magkawala-wala. Yan, mga kagunting, ang pole na i-rewind natin. Yan, mga kagunting. Nilabas natin siya dyan sa bakal na yan. Siguraduhin lang natin, mga kagunting, na kumpleto ang mga bakal na ito para hindi magka-problema ang ating rewind. Ngayon, mga kagunting, ilalagay natin sa tinatawag na winder. Pwede nyo rin dagdagan, mga kagunting, yung dati niyang coil. Mas prepare ko kasi ang empty na coil at ako mismo ang gagawa ng 4,000 to 5,000 round na winding. Tatanggalin natin, mga kagunting, ang kapitan ng terminal. Ayan, mga kagunting, tatanggalin natin ang kapitan ng terminal mula sa pole. Yan, mga kagunting. Yan, mga kagunting. Kakayasan muna natin ang wire para matanggal ang laminate para magkaroon ng contact sa gagawin nating coil. At ibabalik natin ang tinanggal natin na sabitan ng terminal. Yan, mga kagunting. Start na tayong mag-winding, mga kagunting. Lalagyan natin siya ng 4,000 rounds or 4,000 na iikot. Tuloy-tuloy lamang ng pag-ikot, mga kagunting, hanggang ma-reach natin ang ating target na 4,000 round. Yan, mga kagunting, natapos natin ang 4,000 round or ikot. Kakayasin natin muli ang wire para magkaroon nga ng sinasabi kong contact. Ayan, mga kagunting, ilalagay natin ang sabitan ng terminal. Yan, mga kagunting, tatanggalin natin sa winding ang coil.
Yan mga kagunting ang finished product ng 4,000 round or 4,000 na ikot. Ngayon mga kagunting, ayusin natin ang bakal na tinanggal natin. Siguraduhin lang natin mga kagunting na pare-pareho ang pagkakahanay para maayos natin mailagay ang ball sa bakal na tinanggal natin. Yan mga kagunting. Ilalagay na natin mga kagunting. Gamit ang martilyo at dahan-dahan natin pupukin para pumasok ng buong-buo mga kagunting. Lapat lang natin ng maayos mga kagunting. Ayan mga kagunting. Siguraduhin lamang natin na pantay-pantay mga kagunting. So ayan mga kagunting. Ilalagay natin sa kanyang body. Ayan. At ibabalik natin ang tornilyo na tinanggal natin kanina gamit ang Phillips screwdriver. Marahan lamang ang paghigpit mga kagunting nang maiwasan natin ang pagkabasag ng lalagyan ng tornilyo dahil ito'y plastic lang. Ayan po, ibabalik natin ang terminal na tinanggal natin kanina. Yan. Higpitan natin yung agunting para maiwasan ang pagtanggal. Siguraduhin natin na maayos ang pagkakalagay ng mga kuryente ng mga agunting. Para maiwasan at maisara natin mabuti ang takip ng ating slipper. Babalik natin muli ang kanyang mga tornilyo mga kagunting. Marahan lamang ang paghigpit nang maiwas natin ang pagkabasag ng lalagyan ng tornilyo. Yan mga kagunting. Susubukan na natin at isaksak sa 220 volts. Ayan mga kagunting. 220 na siya mga kagunting. Dati siyang 110. Ayan, susubukan natin sa ating customer para sigurado na matalas at 220 at walang problema ang ating ginawa mga kagunting. Ayan mga kagunting, ginamit ko siya sa zero para makita natin na maayos gumupit ang ating ginawa. Ayan mga kagunting, okay ang ating ginawa. Sana makatulong sa inyo. Hanggang sa muli mga kagunting, salamat.